bilang tagumpay laban sa kasamaan at kasalanan. Sa lahat ng masama paglooban ng kamayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwagin aming mga magkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalag ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Lumuhod po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpakahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maipsa ng pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilong mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti. At isulong na punuin ang death row, ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balatkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo inaya ang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa pagkilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggala upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang paliliwanag sa pagpuan nyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa inyo sapagkat kami kahit ngayon pa man
halimbawa ay pinagpagsalo mo na kami sa kalita ng kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupo muna kayo sandali para sa ilang mga paalala. Magamang ang ilan ay napaalala na bago magmisa. Kailangan ko ay nais ko lang bigyan ng pansin kasi yung announcement kanina dun po sa Lakbay Dasal, ang alis ay alas 4, may iwan kayo kapag pumunta kayo dito ng alas 4. Alas 3 po ang alis natin. Ang assembly natin ay alas 3. Nakalagay po yan dyan sa tarpaulin. Kailangan para mawala yung ano kasi baka mamaya pumasok sa inyo ay yung nai-announce kanina. Alas 3 po, no? Sa San Pales, ang assembly time. So, paalala lamang. Pangalawa, ay ang aking po recollection, parish recollection na siya darating na Sabado. So, lahat ay inaanyayahan. Ito pong darating na Sabado, March 18. Pagkatapos po ng anticipated mass. So, it could be 7:30 or 7:45. So, isimula na natin kaagad para magkaroon tayo ng panahon na makapagnilay at maging bahagi. So, yun po yung aking bibigyan ng panginilay. Lalong-lalo na ako sa taon na ito ng Year of the Parish. So, tamang-tama po, yung parish recollection natin. Ang ayusin natin ay taon ng parokya. And then yung pong ating kumbisalan, March 28, alas 7 po ng gabi. Kahit na po ang misa natin ay alas 7 ng gabi, ang mga pare ay darating ng alas 7 na ng gabi. Habang ako po nagmimisa, nagpapakumpisal na po sila. No? Kaya dumating po kayo ng maaga. Kasi kumisa, mayroong ibang dumarating. Wala na yung pare. Wala na yung mga pare. So, well, pwede ko naman kayo ikumpisal. Kailang ay sayang po yung presensya ng mga pare, ng bikari, no? Na sabay-sabay yung natin pakinabangan. So, pero po, 7 ng gabi, no? Kaalinsabay po ng pagdiriwang natin ng misa. Nagpadala rin po ng sulat ang ating mayora at nagpapaalala ng pagbabayad ng amilyar. At may tax relief daw ngayong taon na ito hanggang April. Si April yun, April yung pagbabayad ng amilyar. Kasi yung tax relief ay alin, yung hindi na kayo magbabayad ng penalty, pero magbabayad pa rin kayo ng tax. Wala lang penalty kung kayo ay matagal na hindi nagbabayad ng tax, no? Ng amilyar. So yun po yung tax relief ngayon na pinaanyaya na pakinabangan ko ninyo. At yung pong nagbigay ng tithes para po sa linggong ito ay dalawa, anonymous. So we have 202 tithes plus 2 equals 204. Ang target po natin ay 700 tithes. So malaki pa po yung bubunuin natin. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ama naming mapagpala, pagpalain mo yung mga kaloob buhay sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagiin mo sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan
Panginoon na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.